Good day mga KLM. For today's video ay nandirito po tayo ngayon sa Suzuki 3S Shop, Calasyu, Pangasinan. At ito po ay inyong matatagpuan in front of Robinson's Place, Pangasinan. At ngayong araw ay sisilipin natin ang kanilang Suzuki Jigser 250. Gaano nga ba kaganda ang semi-big bike na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Para po dun sa mga subscribers and followers natin na nagre-request ng motor na ito, finally, nakita na natin itong kanilang Suzuki Jigser 250. Well, ito naman po yung bibigyan natin ng review for today dahil talagang napakamaskulado rin ng kanyang dating. Ito pong kanyang headlight, napakaganda dahil nga po hindi na siya katulad ng dati, no? Kasi makikita natin medyo bulky yung kanyang headlight dun po sa previous version ng 150cc, which is yung Jigser. Ito naman po is the same lang din yung kanyang front face cover or headlight doon po sa ating Jigser 155 nowadays. Napakaganda, no, nagkaroon po siya ng partition dito sa gitna. Mayroon po siya ritong high beam and low beam. At ito pong kanyang mga turn signals located dito sa bandang itaas. Very visible po yan kapag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa. At bulb type po yung kanyang ginagamit. Dito po sa kanyang main light is LED na po siya. Ito naman pong kanyang front suspension, equipped po ito ng traditional telescopic fork. Matte black naman po yung color ng ginamit nila rito. At ito pong kanyang front fender, metallic black yung kanyang kulay. At may nakalagay po rito na ABS na decal. So ang kagandahan po nitong ating Suzuki Jigser 250 ay equipped po siya ng dual channel ABS. Put front and rear, mayroon na po siyang anti-lock braking system. Ang advantage naman po niyan, once po na ating pinihit yung ating preno dito po sa harap or likuran, ay hindi po maglalak itong ating mga preno. Sa ganong paraan ay nakakapagbigay po yan ng pinaka-safe. At the same time, yung ABS is nakakapagbigay po siya ng smooth na braking power. Kaya talagang safe na safe ka kapag ang inyong motor ay equipped with anti-lock braking system. Pagdating naman po rito sa harap, itong kanyang single rotor disc brake, equipped po ito ng napakalaki rounded shape po na rotor. Along with 2-pot caliper vibre po yan, kaya more reliable. At dito naman po sa kanyang cast wheel, wide design po siya, and then glossy black naman po yung kanyang color. Mayroon naman po siya ritong lining na decal na gold and then silver. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, ito po ay mayroong sukat na 110x70-17. Ang kanya naman pong stock tires pang city riding condition. Anyway, ito po pala ay under ng ating kaibigang Weltec. Kaya kung inyong makikita, nandirito po yung kanilang sticker. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang fully digital meter panel display. Maliit lang siya pero ang kagandahan niyan is digital na po siya. Malaki na rin po itong kanyang screen display. May nakalagay na Suzuki rito at mayroon po siya ditong 2-button selector. Ang kanya naman pong ignition is equipped po siya ng mechanical key. May lock na rin po siya for safety purposes. At ito naman pong kanyang handlebar, flawless na flawless kasi nga naked. Yung color naman is glossy black yung kanyang finish. Pagdating sa mga button selector, mayroon tayo ritong passing switch, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Nandirito naman po itong kanyang clutch, napakalambot din. Dito naman po sa kabila, mayroon po tayo ritong engine kill switch at ang kanyang electric starter. Nandirito naman po itong kanyang front brake. At napakaganda, napakamaskulado talaga ng dating nitong kanilang fuel tank pagdating po sa mga ganitong sports naked na mga motorcycle dahil talagang napakakalalaki. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 12 liters na fuel tank capacity. 12 liters, napakalaki na yan mga ka-LM, talagang malayong malayo na yung inyong mararating sa loob lamang po yan ng isang full tank. At ito pong kanyang fuel tank is nagkaroon lang naman po siya ng single color, no, metallic black yung kanyang pagkaka-finish. Yung kanyang tip is black, may rounded po rito na silver. At magkaroon naman po siya rito ng Suzuki logo, which is naka-embossed po yan dahil 3D emblem. Very attractive. At tong part na to naka-embossed, no, maskuladong maskulado yung dating. At ito naman pong kanyang extension body cover, para po siyang arrow yung pagkaka-design. May nakalagay naman po rito na Jigser and then 250 in gold color. At nakalagay po rito is single overhead cam shaft.
Suzuki oil cooling system. O, so naka-oil cooled na po yan. Hindi po siya air cooled, ha. More reliable po yan. Pwede rin po natin siyang gamitin pang long ride situation. Yun ang kagandahan yan. At pagdating naman po rito sa kanyang engine, ito po ay mayroong 249 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4-valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 19.49 kilowatt at 9,300 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 22.2 Nm at 7,300 RPM. Napakalakas na rin ang kanyang engine design, mga ka-LM. Saktong-sakto, no? Pang racing, pwede rin po siyang pang daily riding condition, pang long rides. All purpose na po siya. At ito pong kanyang shifter ay meron po itong 6-speed manual transmission. At ito naman pong kanyang side stand is rounded shape po siya na metal. Ito pong kanyang pillion step para sa ating rider is nagkaroon po siya ng rubber cover. Ang ganda rin itong kanyang brace dahil yung color is silver. Ito naman pong kanyang pillion step sa ating back rider is silver color naman po siya, not payable. Yung kanyang brace is metal po siya. At nagkaroon naman po siya rito ng side cover. Maporma rin, no? Nagkaroon po siya rito ng pins windlet. May tatlong butas rito. At dito po sa bandang itaas, nagkaroon po siya rito ng susian, na kung saan ay pwede po nating buksan itong upper part nitong ating upuan. Siguro mayroon pong maliit dyan na space na pwede po nating paglagyan ng mga papers. At ito naman pong kanyang upuan, big bike na big bike yung dating kasi nga po nagkaroon siya ng partition. So mas mataas po itong ating back rider seat compare po rito sa ating rider seat. Yung comfortability nandirito kasi nga po malambot. Yung pagkakatahi is durable. Matte black naman po yung color nitong kanyang seat cover. At ito pong kanyang integrated na grab bar, no? Saktong-sakto lang din, no? Metallic black yung color. Maporma din, sturdy pills kasi nga makapal. At ang atin pong Suzuki Jigsaw 250 ay mayroon pong 800mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Tiptoe tayo, konting-kunti lang naman, no? Halos maglapat naman yung ating foot into the ground. Kaya masasabi kong very comfortable ito para sa mga gaya ko na 5'6 in height. At mapunta naman po tayo rito sa kanyang metal swing arm. Square naman po yung kanyang shape. Mayroon na rin po itong integrated na chain cover matte black. At ang kagandahan niyan, mayroon na rin po siyang mud guard. Ito po, ang kagandahan nito is na-prevent po nito na matalsikan ng mga putik or dumi itong other body parts ng ating motorcycle. At pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with monoshock absorber. Ayan, no? Napakakapal, mga ka-LM. Glossy white naman po yung kanyang coil spring. Nakakapagbigay po yan ng magandang bouncing performance kasi nga po nasa middle itong kanyang monoshock absorber. At dumako naman po tayo rito sa kanyang taillight. Silipin naman natin. Pointed yung pagkaka-design. Maliit lang siya, V-shape design. Pero ang kagandahan yan, LED na po yan. Kaya very visible yan day or night time. At ito naman pong kanyang extension rito na rear fender. Maskulado rin yung dating, no? Nagkaroon ng mga extension rito, may butas rito magkabila. At ito pong naka-imbus na part na to, pag ating sinilip, ito po yung kanyang plate light. May added reflector light sa gitna. At ito na rin po yung kanyang nagsiserving plate holder. Nandirito naman po itong kanyang malalaking mga bulb type na turn signals. Kaya very visible yan. At dito, mga ka-LM, nagkaroon pa po siya rito ng additional na rear fender, which is meron na tayo rito sa itaas, meron pa tayo rito. Talagang classic na classic yung dating kasi nga ito pong ganitong style ng rear fender is madalas makikita natin to sa mga classic bike. Silipin naman natin itong kanyang rear braking system. Ito po ay equipped with single rotor disc brake and then along with single pot caliper. Vibre pa rin yan, mga ka-LM, ha? Napakaganda nitong kanyang mga brake. At pagdating naman po rito sa kanyang cast wheel, glossy black, Y design. At ang mga sukat po ng gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong 150x60-17. Napakalapad po nitong kanyang gulong. Kapag malapad po yung inyong gulong rito sa likuran hanggang dun po sa harapan, ay nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. Yun ang kagandahan yan. At para sa akin, very attractive po yung dating nitong kanyang exhaust pipe. Dahil nga po nagkaroon po siya rito ng dual exhaust, di ba? Napaka-forma. Tapos ito pong kanyang tip is silver chrome color, kaya very attractive. Ganon din po itong kanyang head protection guard. Same lang din po sila ng color. Kaya talagang napakaganda sa ating mga mata. Nandirito naman po itong kanyang foot brake. Metal po yung kanilang ginamit rito.
At nakalagay po rito sa may gitna is SEP, which is yan po yung Suzuki Eco Performance. So yung design po ng kanyang engine ay nakakapag-provide po yan ng more power, less fuel at lesser emission. Napaka-brusko po nitong kanilang Suzuki Jigsaw 250, no? Ang ganda talaga. Kaya pala maraming nagre-request nito at naghahanap. Well, anyway mga ka-LM, ang presyo po pala nitong ating Suzuki Jigsaw 250 ay nagkakahalaga po ito ng 195,400 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 39,500 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay merong 7,353 pesos sa loob po yan ng 36 months. Para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nitong kanilang Suzuki Jigsaw 250, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Suzuki 3S Shop, Kalasyaw, Pangasinan. At ito po ay under ng ating kaibigang Wiltech. At ito po ay inyong matatagpuan in front of Robinson's Place, Pangasinan. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8 a.m. until 5 p.m. from Monday to Saturday.